honest opinion or honest information about the ugly truth living here in Baguio City, na isa sa mga biggest tourist city in the Philippines. Medyo mahirap lumabas sa ganang weekend. How we are dealing with this kind of situation living dito sa Baguio City. Hello, good morning guys! Happy Sunday! Welcome back for another video. So for today's video, nagkaisip lang kami ng concept na to because since we have errands for this weekend, we'll show you how things are in Baguio City during weekend. So ganito yung sitwasyon kapag morning pa lang ng Sunday dito sa Baguio. Pero we'll show you within the day how quickly things will escalate. It's a very sunny day, wala masyadong sasakyan. And also siguro magbibigay na rin kami ng mga honest opinion or honest information about the ugly truth living here in Baguio City, na isa sa mga biggest tourist city. How we are dealing with this kind of situation living dito sa Baguio City. Biggest cons of living here in the big tourist city is talagang kapag kakasabay mo yung mga turista, lalo na kapag peak season, kapag merong festival, ay may ano, diba? Lalo pag pinagbenga. Thing is, kapag Sunday, sarado yung session because of session Sunday market. So, medyo yun yung isa sa nagbi-build up din ng traffic dito, lalo na sa town. Madami na rin yung mga tao, yung mga tourist. Ayan. Pag Sunday kasi guys, syempre, mabonggang-bongga ang ating session road. So, lahat ng tao papunta dito. Sobrang hindi ganito yung traffic situation nung lumipat kami dito sa Baguio City because that's during the pandemic and mostly locals lang talaga and residents yung nandito sa Baguio City. So, nung time na yon, whether weekend, ang saya mag-drive around Baguio City. Walang ka-traffic-traffic. Pero nung nag-ease na syempre yung border ng Baguio City, pumasok na yung mga tourists. Pag-weekend, para ka nasa Manila din. Sin, ang lupit ng traffic. Talaga, tas ang daming mga sasakyan na hindi nagpa-follow ng traffic regulation. Ay, konti pa yung tao guys sa ganitong oras. So, ito yung session road guys. Ito yung park na pwede nyo yan, babaan. Ngayon, maluwag pa yung session road. Oh. So, closed yan till 7 p.m. dito at daan yan. Kaya, pag Sunday na papile up talaga yung traffic, busiest road ang session road. Yan yung session. Sunday market na yan. And, finally we're in SM. A few moments later. Next time, di talaga kaya. Di kaya, alam naman pag Sunday. Oh no! Ito yung papunta sa parking na sa SM, guys. Yun na yung reality namin dito, guys. Pag Sunday. So, yun. Pag Sunday, ganun talaga. Yun, pag Sunday is... Saturday, Sunday. Yung sabi pa nung iba sa mga... sa group, sa mga Facebook group ng Baguio is... sisimula pa daw ng Thursday. Dami ng sasakyan na from baba, yun. Gamit ng mga tourists. Bumunta tayo na. Pila sa parking. Di naman. Ayun o. Ito na yung papunta guys ng parking ng SM. And every Sunday or pagka weekend talaga, sobrang hirap mag-park sa SM. A few moments later. Ay my God. Oh no. Wala, sobrang hirap. Doon try ulit namin sa ano, ganito, iikot na lang ulit kami, try namin sa harapan. Another ugly truth about living here in Baguio City is during the weekends, sobrang hirap mag
park sa SM Baguio. And as you all know, guys, SM Baguio is the only SM in Benguet province. So, galing kami sa likod, hindi kami successful. And full parking pa rin ngayon. Observe din talaga namin na every weekend puno talaga yung mga parks, malls, especially Sunday is family day. Yun ang culture dito sa Baguio City ng mga locals and residents. Big sacrifice on behalf of the residents and locals dito sa Baguio City. Parang pinipili na lang namin na huwag lumabas ng weekend and to have our family day to relax also after a long week of work because sobrang hindi talaga kami magkasya sa mga lugar na pwedeng puntahan. So, dati, we can still go to Burnham Park. Kapag Sunday, we can see families para nagpipiknik. Ngayon, hiniwasan na namin yung Burnham Park kasi sobrang daming turista. Tapos, SM Baguio, syempre kapag may work ka Monday to Friday, hindi ka na masyadong makapag-eran sa SM, diba? And there are certain products or services na only available in SM. And I hope that everyone could understand yung frustration ng local community ngayon. So, pa-flash ko dyan, yan, yung mga parang comment section ng mga locals dito, residents, yung mga mas matatagal na nakatira dito. Marami na guys na nagre-reklamo about the situation, traffic situation, and also mall situation, mga park situation dito sa Baguio City during the weekends because sobrang apektado na lang talaga yung everyday life ng mga taga dito kasi number one, ang hirap lumakad ng weekends. Hindi ka nalalabas kasi mauubos yung time mo eh. Last weekend, lumabas kami, isang oras kami nasa biyahe. Hello guys! Happy Sundays! Wow. Ang traffic guys! Ganito pala dito. Wow. So punta kasi kami ngayon sa romantic babay dito sa Baguio. So isa sa mga cons kapag tumira kayo dito sa Baguio is medyo mahirap lumabas sa ganang weekend. Medyo nakakaagapay na. Kanina pa kami guys. Pag naalis kami ng weekday, sobrang bilis lang ng biyahe. Grabe yun. Hi! One eternity later. Mama, cheese! Cheese! Gutom ka na, girl. Gutom siya eh. That's it. Yung 15 minutes, 20 minutes na biyahe namin, nagiging 1 hour. Tapos, hindi na rin kami makapunta sa mga malls kasi katulad ng nasaksihan nyo ngayon, ang hirap mag-parking na parang tourist peak season, ganyan. Is, wala na, hindi na kami makapag-park, hindi na kami makapag-mall kasi kahit gusto namin mag-family day ng Sunday, ang hirap na ngayon. Ramdam na namin yung dami ng turista, bulto ng turista. And syempre, alam natin na lahat ng halos natin tourist is may dalang sasakyan. And wala naman talagang enough parking dito sa Baguio City para sa ganun kadami sasakyan kasi Baguio City is kahit nakikita nyo na sobrang dami vacant lot, yung Baguio City kasi is diba? In the mountains. So, sobrang dami rin dyan vacant lot na hindi pwedeng tayuan ng concrete kasi sinkhole siya, diba daddy? So, hindi po kahit nakikita nyo na, ba't kasi hindi magtayo yung government, ganyan-ganyan na. Ganyan nakita naming rant guys na ba't hindi daw ng mga parking spaces dito sa Baguio City. Guys, hindi to kapatagan guys. Kung gusto nyo lumubog yung Baguio City, gano'n yung gagawin. Magtatayo ng puro konkreto, lulubog po tayong lahat dito, no? So, hindi po ito kapatagan and we have to abide sa environmental laws na meron dito sa Baguio City. So, it's not na hindi nagde-develop yung Baguio City, pero maraming law protecting the environment and also yung capacity ng
infrastructure na pwedeng gawin dito sa Baguio City. We visited this area. This is the culture here. This is the environment here. Yun. So, kailangan mo rin din mag-adjust and mag-adapt, diba? You can never compare Baguio City sa Metro Manila. It can never be Metro Manila because we live on top of the mountain. Meron pala na bago yung Baguio City na solution for that, for the tourists, is that you can just park your car sa Baguio Convention Center. Diba? Yun. Tapos, pwede na kayo doon mag-ride ng ho-ho bus. So, very convenient din, guys. As in, ma-advise ko yun if mag-tour kayo sa Baguio. Kasi, huwag nyo na stressin yung sarili nyo sa paghahanap ng parking, sa pagtitiis ng traffic, dahil dadalhin nyo lahat yung sasakyan. Because, hindi nyo rin may enjoy yung Baguio City. It's nice to walk around here and yun, sasakay kayo sa bus and nadali na kayo sa mga tourist place dito sa Baguio City. So, very convenient, diba? Hindi na kayo maghanap ng parking, hindi na kayo mahirapan sa traffic, and ma-enjoy ng family niyo yung pagtutour dito. So, please check out yun kung paano nyo ma-avail yun, yung Coco Bus. One eternity later. After 10,000 years later, makakapag-park na tayo. Dahil medyo marami tayong errands ngayon, we're preparing for the baby. Ayan, so marami kami kailangan ding bilhin. Eh, hindi kami nakalabas ng weekdays because we're sick. So guys, this is SM Baguio kapag ka-weekend. Diba? Unti pa to, guys. Papakita ko yung progress mamaya. Sa may taas, sa palaruan na playground. Pero mamaya, punta tayo, sasikayan natin kung ano itsura nung newly renovated na Sairam, yung parang playground. So, okay pa talaga kapag before lunch, mag-SM Baguio ng weekend, guys. Pero mamaya, you can see kung paano magpa-pile up yung mga tao dito. Dito na muna kami kasi gusto ko maarawan. Yan, may konting araw. Tapos, naglalaro si Yayang doon. Hala, Dunkin Donut daw. Yung playground dito sa taas. Libre lang to, guys. Dito madalas maglaro si Yaya. Sa libre. Ang kailangan niya lang magpalista. Pudle na. Hindi ko rin alam eh. Bali, 15 minutes to every child. Tapos mapalista ka lang. Libre siya. Na, nantay na lang to na matawag. Ha? Yaya. Yaya. Ang yaya. Favorite niya dito, guys. Aba, nakaabot pa sa ano ah, cut off tong isang to ah. Nandito kami ngayon ng Sunday because hindi nga kami nakalabas for the full week. Ayun. Kaya nagkahanan lang namin. So, yun na lang yung hack if you're gonna leave here. Siguro, opening pa lang bago pa lang mag-open yung SM. Kung kailangan nyo mag-SM, buta na kayo dito kasi hindi pa ganun kabulto yung taat. Last Sunday, ikita na yung elbows ng mga tao. Tapos, hindi na makasakay yung mga local. Ang haba ng pila ng taxi because usually yung mga taxi, pag mga chinichikan namin, kapag peak hours, hindi na sila guys lumalabas. As in, gagarahin na sila kapag weekend ng bago maghapon. Because talo sila sa gasolina, sa sobrang traffic. So, ang nagsasuffer is our local community na wala namang lahat sasakyan. Balik na dito, guys. Weekday. Sa, di ba, sa Metro Manila, weekdays yung grabe yung traffic. Dito yung sobrang luwag na traffic pag weekdays. Ano lang, ang nagsisikip lang kapag uwian, ganyan, rush hour. A few moments later. One price, one price.
First time pala namin dito sa ano, Everything But Cheese. Kasi ito yung Philly Cheese Steak. Best seller daw nila to. This is for Daddy Ken. 109 lang. Ito 169. Oo, may drinks to. Parang chicken poppers lang siya. May cheese. 1 o'clock. So, nung pila kami, mga before 1 or 12, ganyan. So, wala pa yung mga butoran tao. Kanina, di pa mahaba yung pila. During the weekend is kapag ka mamamasyal kayo with your family and kakain kayo sa labas, make sure na, ano, lalo lang pag sa matataong lugar, like mall, ganyan, mga sikat na kainan. Kahit kung lunchtime kayo, before lunchtime, 1 hour before lunch. 1 hour before lunchtime or medyo alanganing oras sa lunch. Pero kadabi yung pila in every restaurant dito sa SM Baguio pag weekend, especially during lunchtime and dinner time. So, ayun. Guys, namibili lang kami ng mga gamit na kulang ni baby. Ayan. Ito, mga cotton buds and alcohol. Tapos ito guys, buy one take one to. Ay, natanggal. 135 lang, buy one take one. Tidy bud sana yung kukunin ko, pero nakita ko itong Unilove na buy one take. Kumuha din ako ng maliit lang. Pang labas-labas ni baby. Unscented pala yan. Ayan siya sa trampoline. At syempre, magana lang siya nga dito sa Siren. Newly renovated pala dito. Lumipat sila ng lugar. Sa kabilang side lang. Ayan, may trampolino. Ako sa pupunta itong battle ko. Mas maayos dito, mas malaki. Ba dyan? This video na, and I hope na nakatulong kami or nakapagbigay mo ng information about our experiences here. Telling you just the ugly truth of living here in Baguio City. Although na nag-cite kami ng mga ugly truths about living here in Baguio City, all in all, if we weigh it, mga pros of living here, we still love our place. We just have to adjust. No place is perfect din naman to live, diba? Pero with all those things, we still love living here and we still see ourselves living here for the next couple of years. So, ayun, thank you for being here. And I hope that you enjoyed this video. So, if meron kayo mga comment suggestions, you can comment down below. And uuwi na kami. Thank you very much for watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe, you can click on the subscribe button down below para pili ka pa sa aming future living in Baguio vlog. So, again, we are the Olego Fam, a family who moved from Metro Manila to Baguio City. You can follow us in our social media accounts, Olego Fam lahat yun, Facebook, Instagram, and TikTok. And I hope that we can see you there. Till the next video from Baguio with love. Bye! See you again next time. YouTube channel. Beep!